Hey guys, magandang umaga po sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, tinawagan ako ng isang kliyente ko. Ngayon, dito tayo sa bahay nila upang ipacheck yung kanilang alin niya. Kasi guys, ang nangyayari yung kanilang ilaw ay hindi ganun kaliwanag. So parang ating isa bumababa yung kanilang supply and then yung kanilang mga kupingis sa lobbies, bumaba rin yung arating ng kuryente. Ngayon guys, check upin natin yung kanilang linya dito sa bahay na ito. So, una ating gagawin guys, mag-gloves muna tayo. So, para sa ating protection, rubber gloves. And then, yung ating mga linya rin sa lutong bahay, tsaka natin siya kukuting-tingin. So, yun guys, ating convenience outlet nila ngayon, nasusukatin natin yung actual na reading. Kung mababa nga ba yung supply. So, arrange lang natin guys sa easy. Ayan. So, easy natin. Ayan. Ilawan natin para makita nyo. So, yung ating test probe. So, ipasok natin sa butas ng ating convenience outlet. Ayan. So, pasok natin dito. Ayan. So, sukatin natin ito ilang voltage. So, ayan. So, 62.9 lang yung actual na reading natin na supply na dumadaloy rito sa kanilang mga convenience outlet. Ngayon guys, i-check natin yung ating fuse box dito. So, i-check upin natin. Baka mamaya isang may loose contact na. Okay. So, tanggalin mo natin dito. Ayan. Mababa talaga. Ayan. So, ngayon guys, ito yung kanilang fuse box. So, all titingnan natin. Buksan muna natin siya. Okay. So, ito na guys yung mismo tsura niya. Ayun, i-check natin kung meron bang supply na dumadaloy. Ayan. So, itaas natin dyan. So, may supply siya guys. Ayan. Taas niyo po kaya. Ayan. So, dito naman sa kabila. Ayan. So, ayan. Sa baba. So, may supply guys. Ayan. Ayan. So, good. So, okay guys yung ating mga fuse dito. So, meron continuity. So, ayun guys, yung connection nila rito. So, nag-jumper sila rito. Ngayon, na-separate dito yung ilaw tsaka yung outlet. Ayun, nasusukatin natin mismo rito yung mismo actual na supply. So, tatanggalin ko lang yung ating ano rito, tape, electrical tape. Ayan. So, ayun guys, tanggal ko muna yung balat. So, hindi natin masusukat yung actual na reading iguana. Hindi dumaan yung neutral dito sa ating circuit breaker. So, sa ating fuse box. So, yung neutral is sama-sama na. Hindi, diretso na siya sa circuit. Ayan. So, ito guys yung neutral niya. Ayan. So, ayan. Dugit na. So, sukatin natin guys. Ayan. So, easy ulit. Ayan. So, sukatin natin. Kung ilan yung supply niya. Ayan. So, ayan. So, ayan guys. Sukatin natin. So, mababa talaga guys yung dating ng supply. So, ayan. Taas nyo po. Ayan. So, yung natin guys ha, yung ating linya, yung sa live wire sa taas, ito guys. Ayan. Yung ating neutral, itong kakasama rito. So, separate yung ilaw. Ayan. So, yung actual na reading guys, isa 61.4 lang talaga. So, mababa talaga. Ayan guys, yung ating magiging remedy nito. So, possible nasa dugtungan sa labas dun sa ating service drop. So, doon natin guys apuputulin and then ay dudugtong ulit ang panibago. So, check upin natin that. Okay. So, labas po tayo. So, ngayon guys, andito tayo sa labas. So, ito guys yung kanilang service drop o sa may service entrance natin. So, titingnan natin ba andito guys yung problema mismo. So, papakita ko sa inyo. Tatanggalin ko lang muna yung tape. Yan. Yan. So, ingat tayo guys ha. Tatanggalin ko muna yung ating electrical tape. So, naka rubber gloves tayo. So, ayan. Yan. Guys, dito natin, ayan. So, kung makikita nyo guys yung ating linya rito, ayan. So, ayan. Sulog na siya guys. Simple ito guys yung ating problema. So, itong siya matanggalin natin. Ayan guys. Ayan. So, kung makikita nyo guys yung ating linya rito connection, ayan. So, ayan. Nag-aasin-asin na siya. So, makikita nyo to. Ayan. So, nag-aasin-asin na siya. So, yun. Ayan. Nagkaroon na siya, guys, ng corrosion. So, sa sobrang katagalan, tsaka isa na rin, guys, ang nagiging cost is nababasa siya. Kaya nag-aasin-asin or nagkakaroon tayo ng cost ng corrosion. So, ayun, guys, yung maging remedy natin is puputulin lang natin yung ating linya.
And then pagdudugtungan ulit natin ng panibago. So gagawin lang natin is na make sure na pulido yung ating pagdudugtong para hindi siya magpurap-purap. Okay. So puputulin ko lang yung linya niya. Ayan. So ingat tayo. Ayan. So labor na yan guys. Ayan. Ayan. So yun guys, babalutan mo natin yung tape. Ayan. Ayan. So balutan mo natin siya ng tape. Ayan. Ito guys yung ating pamutisan sa ating bahay, yung ating linya. So ito, so puputulin ko ulit sya dito kasi idudugtong natin ng panibago. Ayan. Ayan, so naputol na natin sya. Ayan. Ito, nabalta natin sya rito. Ayan. 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 So ingat tayo guys. Ayan. Na. Ayan. So ito na guys yung galing sa ating service provider. So ito, itong linya, itong itim. So may supply to guys, may supply yan. So ingat tayo pagbabalat. Ayan. Ayan. So ngayon, gawin natin, gamit tayo ng pliers. Ayan. So pagbabalat. So ayan. Ayan. So gawin lang tayo. Driver yan guys. Patay ma padikit. So, eto guys, ayan. Kailangan na pulido yung pagkadugtong natin dito, yung hindi na kakalas. So ayan guys, ayan na. Ayan. So ingat tayo, bata yung mapatikit. Ayan. So okay na. Ayan na, balutan natin siya ng electrical tape. So ganyan lang siya guys. Ayan. Pala sa fuse, ano? Sa labas lang po yan. Matala natin guys na tape para hindi pasukan ng tubig. Kung meron kayong rubber tape, make sure mas maganda. Ayan. Guys, ngayon ang gawin natin yung ating linya. So patingalain natin. Ayan, patingalain natin dito. So huwag natin papayukuin kasi pag pinayuko natin yan, pag umulan, yung tubig papasok sa butas. So papasukin pa rin yan ng tubig. Kaya baka mangyari mamaya sa ganun na mangyari, bumaba yung supply natin sa loob ng ating bahay. So okay na yun guys, ganyan lang. Pataasin natin. So huwag natin papababain. Okay, so okay na yun guys. Ayan. Ayan nga, pasok tayo sa loob. So okay guys, andito tayo sa loob ngayon. So check na natin yung ating mga convenience outlets kung tumaas na yung supply natin. So i-range ulit natin siya sa AC. Ito, ayan. Ayan, so AC. Tapos, ayan. Yung test probe natin, pasok natin dito sa convenience outlet. Ayan. So, dito, ayan. Dito sa kabila, ayan. So, sukatin natin. Ayan. So, yun guys, nagbago na yung supply natin. So, naging 236 na. 236.6 yung actual na supply natin. So, okay na guys. Ngayon, yung naging problema natin sa labas, yung sa dugtungan natin kasi nagkaroon tayo ng corrosion or yung pag-acid-acid ng ating mga linya kasi gawa na rin ng tubig. So, okay na siya guys.
Ayan, so tara dito sa taas sa so titipan natin guys, dito yung ating neutral. So pinakita ko lang sa inyo kanina yung supply natin. So wala rito. Kasi yung connection dito iba pag sa tiksama probinsya. So yung ating ilaw tsaka yung ating mga convenience outlet isa sineseparate pagdating sa ating fuse box. So dito ganito malimit sa ang connection dito sa aming probinsya. So ganito. Ayan. Dito natin. So, ayan. Ayan. So ganyan na ganyan lang guys. So napaka basic lang. Ayan. So pasok natin siya rin sa loob. Ayan. So okay na. And then apa. So okay na siya guys. Ayan. So ganun lang. Simple yung troubleshooting natin. So yun guys, okay na. So naayos na natin yung ating troubleshooting dito sa loob ng ating bahay. So yung naging problema isa bumababa yung supply dito sa loob ng ating bahay. So kanina sinukat natin isa nasa 60 plus lang yung kanyang supply. And then na-chinect natin yung fuse box. So okay naman yung ating mga fuse doon at yung mga terminal doon. Ayun guys, yung ating naging remedy or ating solution is dun sa labas. Kasi sa labas natin guys is nag-asin-asin na yung ating linya. So pinutol ko yung linya roon kanina. So papakita ko sa inyo na ito ngayon. Ayan. So na ito guys yung ating pinutol kanina. Ayan. So kung makikita nyo naman yung ating linya. So yung kilat ko. So sunog na yung wire dito, yung ating dugtungan. And then yung isa rito sa dugtungan pa ulit. So bali ang nangyari guys, dalawa yung adugtong doon sa ating linya sa kinat natin. So kung makikita nyo guys yung unang linya na kinat natin to. So ayan, nag-asin-asin na siya. So ayan guys, nagkakaroon tayo ng corrosion or yung pag-asin-asin ng ating linya gawa ng pinapasok siya ng tubig. So kaya yung ating supply simula sa labas sa ating service entrance papasok sa loob isa bumababa gawa ng nagkakaroon tayo ng corrosion or yung pag-asin-asin ng ating mga linya. So ayun lang guys, ang remedy lang dyan isa napakasimple lang. So putulin lang natin yung ating linya and then idudugtong natin yung panibago. So make sure guys na pulido yung pagkadugtong natin and then yung ating linya dapat kapalan natin ng tape. So mas maganda kung meron kayong rubber tape para hindi siya pasukin ng tubig. Yung guys, hanggang dito na lang, sana may naiintindihan kayo. So sa mga di pa pala sa akin, nagsusubscribe sana guys, supportahan yung channel ko. Yung click notification bell para lagi updated sa aking bagong video. So hanggang dito na lang guys and see you in my next vlog. Thank you.